Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.' At sasagot din sila, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?' At sasabihin sa kanila ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.' Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Spelling tayo. Everybody, spell I. Galing. Galing sumagot. There are two ways how to spell I. Paki-flash po. Una, yan, pinakamadali, isang letra lang, I. At ang ibig sabihin is ako. The first way is the easiest way, madaling-madali lang, isang letra lang, which means ako, sarili ko. And the second way, paki-flash po, E. Spell natin, E-Y-E, I, which means mata.
Sa Ebanghelyo natin ngayon, Matthew chapter 25, narinig natin na apat na beses that the Lord was asked. In verses 37, 38, 39, and 44, they asked the Lord, Lord, when did we see you? Pakiulit nyo nga po, Lord, when did we see you? Panginoon, kailan po namin kayo nakita? Nagugutom, walang maisuot, nauuhaw. Yung mga taong nalagay sa kaliwa, there was a problem with their eye. Laging inuuna ang sarili. Ako at ako lang. Ako ang magaling. Ako ang sikat. Ako ang tama. It is always I. Self-centered. At sila'y nabulag na sa kakaisip para sa kanilang sarili. Wala na silang pakialam sa iba. They were not able to see that there are people around suffering. Ako lang. Ako, mukha ka ng kuko. On the other hand, people who were put at the right, they were something, there was something special in their eye. They do not spell the I with a single letter I, but they have the eyes that can see beyond. Pakihawakan nyo nga po yung mga mata ninyo. Nandyan pa ba? O nakapikit na? Tulog na? Malamig dito sa simbahan ng Santa Teresita. No? Tapos yung boses ng pare nakakaantok. Saktong-sakto. Tulog na tulog. Kamusta po ang inyong mga mata? Ang mga bata, lumalabo na ang mata, kaka-cellphone. Ang iba sa atin, puyat ang mga mata. Pagod na pagod. Pinagpuyatan ang preparations dito sa Christ the King, sa Santa Teresita. Kaya ang laki ng eye bag. Di na nadaan sa pulbos. Ang iba sa atin, magang-maga ang mata, kakaiyak. Pero kapatid, ang tanong, saan ba tayo lagi nakatingin? Ano ba lagi ang ating nakikita? Ang mga mata mo ba'y laging nakatingin sa pagkakamali, kahinaan at kapintasan ng ibang tao? Nakafocus ka ba sa mga kapalpakan at kamalian ng ibang tao? Na konting pagkakamali lang, galit ka na. Ganyan yan talaga eh. Masama talaga ugali niyan. Kasi niloko ako, sinaktan ako, inargabyado ako. Ayun. Ko. Mukha ka ng kuko. Ay. Nakatingin lagi sa sarili. Self-centered. Doon na tayo nasisimulang mabulag at makalimutan natin na meron pang katiting na kabutihan kahit pa sa pinakamasamang taong nakilala natin. Walang tao na pinanganak na masama na agad. Always strain your eyes to see the good. Sanayin natin ang ating mga mata na makakita ng kabutihan. Ngayon po, ito po ang ating reflection. Paki-flash po natin, pakibasa natin sabay-sabay. Pakiulit po, when you see the good, we see the God. Always look for the goodness inside other persons. For when we seek and find the good, we will see the God inside the other person.
And when we see the God inside other people, we always do what is good to the other person. At palagay ko dito magsisimulang lumaganap ang kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kapag ang ating mga mata ay meron ng kakayahang makita ang kabutihan ng tao kahit na nakakabwisit yung kaparokya mo. Kahit na nakakabwisit yung kaopisina mo. Kahit na nakakainis ang boss mo. Kahit na nakaka-bad trip ang classmate mo at ang teacher mo. Kahit na pasaway ang anak mo. Kahit na lagi kang napapagalitan ng magulang mo. Mabuti ka kahit na. When we see the good, eventually we will see the God inside other persons. And when we see the God inside other persons, then we will begin to do the good to other persons. It's a matter of I. Kung laging I, ko, mabubulag tayo. Pero kung yung ating mga mata'y nakakakita ng mabuti sa ibang tao kahit na ganyan yan, at ang ating mga mata'y nakikita ang Panginoong Diyos na naninirahan sa ibang tao, doon tayo magsisimulang rumispeto, gumalang, magmahal, magtiyaga, umunawa sa ibang tao. At kapag nangyayari na yun, nagiging totoo na na si Kristo ang ating hari. Let us pray in this Eucharistic celebration that we may have the eyes which can always see the good in others. If only we have the eyes which can see the God inside others, only then we can do good to others and spread the kingdom of Christ here on earth. May we never always think of ourselves, but other people and the God dwelling in them. May we always have the eyes which see the good, the eyes which can see the God, and may we always have the heart and the hands which will always do the good for others, now and forever. Lord Jesus, King of the universe, reign in us, reign through us, reign now and forever. Amen.